ka na ba? Alas 6 na ng gabi. Travel well na. Travel well. Let your wellness take you to places. Makipagkwentuhan kasama si Ms. Christine Verdeflor Mahadillas. Dito lamang sa Travel Well. Sa impilang may todong lakas. DWIZ 882. Travel well. Let your wellness take you to places. Good evening. Hi. Good evening. Good Monday evening po sa inyong lahat. Ako po ulit si Ms. Teen Mahadillas sa Travel Well. Well, ngayon po wala si Coach Clint, kaya tayo lang po ang magkakwentuhan. Pero marami po kami hinanda para sa inyo. Ayan. So, for those na nasa traffic pa ngayon at pauwi pa lang sa kanilang mga bahay, it's 69 days before Christmas. Ayan. Let's prepare for the holiday season. Paano ba tayo mag-prepare for the holiday season? Ayan. So, yun po sa ano, sa mga audiences natin ngayon na alam ko na nagmamadaling pauwi. Hello po. Hi, Sir Marvin. Yun, excited po tayo for tonight kasi may mga segment po tayong bago. And tayo po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV ng ICTV. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang ay iskan natin ang inyong mga digital TVs at channel boxes upang mapanood ang ICTV. Ayan. So we're also being aired live in YouTube channel DWIZ 882 or should I say DWIZ 882. Ayan. Yun po. So again po, last week, 'di ba, pinag-usapan natin may mga bago po tayong segment ngayong every Monday ng 6 to 7 p.m. sa ating Travel Well. Ayun. So later po mapapanood po natin yung bawat segment natin for each break, ano. So as we shared to you, bawat programa po natin every Monday sa Travel Well, as we discuss things about travel, about wellness, we will be also discussing some things about sports. Yan. So we will be having our The Clutch sports segment. We have also The Flow, which is the fitness segment. And then, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung travel segment, which comprises tourism po. Ayan. So, as we help the tourism of the Philippine Islands, ayan, i-feature po natin yung bawat isla na meron tayo. At, di ba, meron tayong 7,107 islands in the Philippines. Ayan. So, yung mga kasuluk-sulukang isla po sa Pilipinas, maaari po nating mapuntahan at ma-feature dito sa programang ito. And yes, we are being aired sa lahat po ng panig ng, ano ba, Pilipinas. Hindi naman mundo, ano. Sana, sa world. Anyway, so, yung DWIZ po ay napapakinggan nyo sa iba't ibang panig ng lugar. So, we are present in Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan de Oro, Jensan, Naga, Legazpi, nationwide, IZ Balita. Araw-araw po yun, from Monday to Fridays. So, itong Travel Well po, once a week lang. So, sana abangan nyo kasi isang oras lang po bawat linggo. Namin, makakasama kayo dito sa Travel Well. Because your wellness can take you to places. Ayan! Nagplansya ng buhok. Kaya tinitignan ko sa camera kung maayos ba yung pakakaplansya ng buhok. Anyway, yun. So, mga kaibigan at mga manonood at listeners po natin ngayong gabi. So, yun nga po. As I've been sharing to you the past few weeks, we will be more engaging when it comes to bringing you this program. So, we want to engage you pagdating po sa mga programa, pag-uusapan po natin dito yung mga features, pag-feature po ng mga bagong destinations as well. Yung mga lugar din na ilo-launch pa lang. Ano bang Tagalog sa launch? Uumpisahan pa lang or ilo-launch pa lang this coming season ng holiday po. Maraming lugar sa NCR, maraming lugar sa buong Pilipinas na bago po, no? As we bangon. Ano ba
ayan. Pasensya na ako kayo at Bicolana po, probinsyana po si Inday. Kaya hindi po masyadong magaling sa pagtagalog. Pero yun po, as we launch po this coming quarter, yung mga bagong destinations sa Pilipinas, for sure excited po kayong malaman kung ano tong mga to. Yan. Okay. So syempre, sabi ko nga po sa inyo, minsan kailangan ko mag-English because we have also foreign listeners out there. So for those people in Korea, Australia and Japan and USA, hello. Yan, sina Auntie Asan sa US. Lala, hello. In Korea, Jihoo, Yuna and Roy. Hi, parating na nanonood at nagpapakinig sa atin yon. So of course, yung mga taga Bicol, yung mga taga Manila, taga Laguna, sa buong panig ng ng ating bansa. Magandang gabi po sa inyo at magandang Lunes sa inyong lahat. So we will be having a short break and then after that short break, we will be showing to you something. Kasi sabi ko sa inyo, we would like to be engaging enough. So may contest po tayo. Yung ipapalabas mamaya na video, contest yun. Huhulaan nyo po kung ano yun. At meron pong prize next week. Ayan. So, mamay abangan nyo after this short break. Tapos may video po kaming i-feature. This is the newest destination din po in the south, which is part of blank, whatever it is. So, huhulaan nyo po kung saan ito. At yun. Kung mananalo po kayo, kung mahulaan nyo kung saang part ng mundo or part ng Pilipinas, mananalo po kayo ng GC worth what? Secret po yun. Pero GC worth 5,000 pesos from our One of a Kind Asia. It's a treat for wellness as well. So, yun. So, short break muna tayo. Travel well! Travel well. Let your wellness take you to places. Kasama si Miss Christine Verdeflor Mahadillas. Good evening again. Once again, travel well. Every 6 p.m. to 7 p.m. Mondays. Thank you so much. Thank you for that video. Ayan. So, nakita nyo po yung ating pinalabas na video. So, yan po yung video na huhulaan nyo kung saan sa panig ng Pilipinas. Because it will be launched this coming December. Kung makikita nyo po, it's a conference center and a retreat house. Nakita nyo po kanina, no? So, there are cottages, merong church sa loob. So, yun. Huhulaan po natin kung saan po na place sa Philippines yun. Ayan. Kung sino po ang makakahula will win GC worth 5,000 pesos. So, 2,500 po yun. And you will be able to use it for your wellness. It's actually, it's either you use it as diamond facial. O, di ba? Tapos, meron siyang free gym access. O, diba? Para it will help us to become more fit and well. Ayan. So, uhulaan nyo lang po kung anong place sa Earth. Hindi po sa Earth lang, sa Philippines. Kasi baka sa Mars nyo ituro. Hindi po. Dito lang yun sa Pilipinas. It will be launched by December. So, yun. Siguro clue, no? Bibigyan ko kayo ng clue. Nasa southern part po siya ng Pilipinas. Ayan. Kasi napakalaki ng di ba? Ng Philippines. 7,100 islands. So, yun. So, it's a retreat house. It has a conference center. And at the same time, may clue dun eh. Kasi kung makikita nyo, pwede nyo i-google eh. Kaya lang when you google it,
when you Google it. Pag ginugol nyo siya, kasi merong iba-ibang ano yon places. I mean, ang tawag dito, yung name na yon kasi it could be where meron sa US, meron sa ibang panig ng Pilipinas, hindi lang siya isa. So, huhulaan nyo. Guessing game para masaya, di ba? Ayan. So, may prize po yon. So, for those who will guess it correctly, we will be announcing it. Plus, ibibigyan natin, i-announce natin yung winner by next Monday. Ayan. So, i-ano nyo lang, type nyo po lang doon sa ano, type nyo lang po doon sa Facebook account natin, DWIC882. Ayan. So, 6 to 7 p.m. Makikita nyo po yung ano, makikita nyo po yung icon ko yung nandoon po ako na naka-green na cap. So, makikita nyo po doon. Doon kayo mag-comment po, ano. Tapos, i-hashtag nyo po One of a Kind Asia. Kasi yung One of a Kind Asia po, siya po yung co-producer ng ating Travel Well show. Yan. Alright. So, as we proceed po, ano, sabi po nga natin, marami tayong segment. We will be having new segment this October as we move along, no? So, we have The Clutch, which is the sports segments. The Clutch is what? Ang clutch daw po is mean, anong meaning nun? Ang meaning ng The Clutch is the winning shot. Yan, according to Derek Allen. Mahadil, yes, yun. So, we will be featuring sports. As we shared to you, di ba, yung importance po ng pag-engage natin sa sports, not only for the kids but also for the adult, no? So marami pong itutulong yung ano, yung sports sa buong ano yung tawag dito, buong pagkatao, next, sa ano, holistic well-being po natin. Ayan. So yung sports segment po natin, mamaya we will be featuring with you yung corporate programs na ginagawa sa bawat opisina ngayon, no? So, ang mga companies po ngayon na maganda na nagkakaroon po ng mga corporate program. So, we will be encouraging, you know, the companies to really execute yung mga programa na sports para po dun sa mga empleyado natin. Diba? Kasi, pag ano eh, pag engage tayo sa sports, sabi nga nila, when we are physically fit, we are also mentally fit at the same time. Ayan. So, nakakatulong yung productivity. Sabi nga na nung yung isa kong, kasi nasa ano po ako, sports industry for the past 15 years when I was with corporate world, no? Ang difference talaga nung mga boss na engage sa sports is that sila, medyo when it comes to decision making, no? Medyo ano tawag dito, very dynamic, they're open-minded when it comes to new ideas. And nakakatulong talaga na yung leader, no, is into sports kasi... Well, sabi nga nila, di ba, pag nasa sports ka or engaged ka physically, yung endorphins mo mataas, yung dopamine mataas. Ano ba yung mga endorphins, dopamines na yan? Yun po yung energy level and then yung hormones na nilalabas ng katawan natin pag tayo po ay nag-exercise, pag tayo po ang nag-engage sa sports. So, kaya nakakatulong po yun sa whole well-being ng tao. Ayan. So, dun sa mga ano HR, maganda na pag tinanong nyo, nag-interview kayo, tanungin nyo kung anong sports. Kasi importante ngayon talaga na ma-engage sports, especially sa mental health po natin. So, yung pagiging physically fit, connected po yun sa ano, pagiging emotionally fit natin din. So, emotionally and mentally, this is very important. So, holistic, dapat well ka and holistically fit. Kasi, yun, mahirap na parang ano lang isang aspeto lang. Maganda na balance po buong aspeto na healthy and well po tayo. Ayan. So, after nung first video na pinalabas namin, kasi yun, pinapag-guest ko lang po sa inyo, no? Kung ano yung, kung saang area yon ng Pilipinas. Pero after... nitong break na to, I will be also featuring a corporate activity na ginanap nung weekend. Kasi, just to show you, you know, an example, for those companies who wanted to be featured, you are welcome to feature your company here. For those who's having these activities and sports, pagdating sa companies nila, sige po, iniimbitahan ko po kayo na ano, mag-engage po sa atin dito. Pwede namin i-feature yung mga programs po ninyo. Ayan. Maganda, no, na yung companies natin, yung companies is not only thinking about monetary, but also we can really give rewards through what? Through this kind of experiences. Through this kind of... not only monetary gifts, but regalo. Health is wealth talaga po, eh, no? So,
ang naalala ko noon, yung company na pinagtrabuhan ko noon, meron silang ano tawag dito, they really allot a specific budget. Every quarter, merong budget na para sa well-being nyo when it comes to health. Either yung iba, bumili ng ano, ng physical sports equipment. Yung iba, ginamit nila sa pag-subscribe sa gym. Yun na maganda. Kasi, di ba, importante na oo, masipag tayo, trabaho, trabaho, trabaho. Pero pag nakakaligtaan natin yung, di ba, importante sa lahat, we have to really take care of our bodies and ourselves by being active. Kasi sedentary, usually pag nasa opisina, di ba, nakaupo lang ho tayo. Kaya yung mga nag-uopisina dyan, okay, pwede pa rin gumalaw-galaw. Ayan, kaya ang advice ko sa inyo, yung ano, gym ball, kasi yun, ginagawa ko nung una eh. Kasi mahirap pag nasa opisina ka, nakaupo ka lang, si engineer, bibigyan ko ng gym ball. Kasi di ba maghapon, no? Masakit sa likod. Ngayon, para ma-strengthen ho yung core natin at likod natin, yung gym ball, check nyo po sa ano, mga sports store, like Tobis, meron po niyan. Yung gym ball, yun ang upuan nyo. Para at least yung likod nyo, ano yan, titibay yan. Yung core nyo, titibay din kasi naka-gym ball kayo. Hindi kayo pwede mag-slouch doon. Kasi pag nag-slouch kayo doon, tumba. Ayan, tumba kayo doon. So yung gym ball, makakatulong po talaga yun sa ano, sa posture din. Yan, tsaka sa likod, support sa likod, tsaka yung core natin. Importante kasi yung core kasi yun yung nagdadala nung, kunwari pa nag-ano ka, for exercise, para ano yan, makaya mo yung sarili mo, kunwari gusto mong magbuhat din at the same time mag-stretch, yung iba nag-headstand, kailangan matibay yung core ninyo. Ayan. So aside from treadmill, no, yung iba cardio lang ang ginagawa parate. Balansehin natin. So merong tinatawag na core exercises. Ayan, maraming pwede nating i-check natin online also ano yung mga core exercises. Meron ngang ano, 4 minutes workout. 4 minutes workout, engineer. Ang tawag dito, mabilis lang. Yung 4 minutes workout, imposible hindi nyo magagawa. So kahit busy kayo, di ba? 4 minutes. Sisiyo, di ba? Usually, pwede ko nga lang i-demo dito eh. Sa susunod na. Pero yun po, importante talaga yon. So, hindi ko ma-discount or hindi ko pwedeng palagpasin kasi yung opportunity na to na pinag-uusapan natin na wellness, hindi talaga natin mai-engage, mababanggit yung mga ganong. Ito yung mga tips na very practical pero nakakatulong talaga because we have to remind ourselves all the time. Kasi minsan ho, eh, alam naman natin to eh. Madalas sinasabi ng magulang natin, ng lola natin, mag-exercise tayo tuwing umaga. Pero hindi ginagawa. So, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ayun. So, kailangan po natin gawin talaga religiously yon. Pag naumpisahan natin yon as a habit, okay? 21 days, tuloy-tuloy, yan. Magiging part na ng sistema ng katawan natin yan. Okay? So, you know what? Para maging healthy ang Pilipinas, maging successful or maging maganda ekonomiya, magsa-start yun sa bawat pamilya. At sa bawat pamilya, bawat individual, kung ginagawa natin yung part natin to become healthy and to contribute to the country and to the nation, ayan, sigurado sabay-sabay tayong uunlad. At hindi nakasalalay sa presidente lang lamang natin yung success ng mga buhay natin. Di ba ho? Ayan. Hindi ako pupunta sa politics kasi mahirap po yan. Pero ang sinasabi ko lang is, in our own small little ways, we can make a difference. Ayan. Hindi po ako magme-mayor. Pero di ba, tama, di ba? In our small little ways, we can make a difference. So it will start from ourselves, di ba? Sa mga puso po natin at isipan kung i-decide natin na maging disiplinado po tayo sa araw-araw, mag-exercise, uminom ng tubig, mag-pray. Ayan. Ano pa? Matulog ng tamang oras, 8 oras. Ayun. Mag-engage sa sports. Ayan. At anong tawag dito? Relationship is really important. As you engage yourself to sports, you will feel good, you will feel happy, and the way you also respond to people will be different. At magiging positive yung outlook ng mga buhay natin. Ayan. So, short break muna po tayo ulit. And then after the short break, I will be showing to you a video also of what we will be featuring for today for the corporate activity na ginanap nung last weekend. Travel well! Travel well. Let your wellness take you to places. Kasama si Miss Christine Verdeflor Mahadillas.
good evening again. Again, this is Tin Mahadillas. Christine Verdeflor Mahadillas, of course. Travel well. Ayan, ayan po. So nakita niyo yung video kanina. Ayan, courtesy of Engineer Alan Mahadillas and Mr. Rafi Villamia. Ayan. So it's a corporate activity last weekend sa pretty huge obstacle at SM Aura. Yun, ginanap yung 3-on-3, 3x3, ayan. So, ayan po, yung SBP, Samahan ng Basketbolista ng Pilipinas, they are of course, a basketball na, no, institution association sa Philippines, no? Kaya SBP, Sanggunian ng Basketbolista ng Pilipinas, ayan. So, we encourage po na mag-subscribe lahat po ng 3x3. Competitions, tournaments sa iba't ibang panig ng buong Pilipinas. Ini-encourage po namin na mag-subscribe po kayo doon sa 3x3 Planet. Para po, panag-subscribe po kayo doon sa 3x3 Planet, yung bawat players at position po ng team na nag-join sa 3x3 po, eh nandun po naka-include doon sa parang item wherein yung ranking po ninyo sa buong pundo, hindi lang sa Pilipinas, makikita po ninyo. Let's say po yung team ninyo naglaro, for example, ito, sa Aura or sa Bulusan, kunwari, minsan sa Bulusan. Yung mga basketball games po naman is all over the Philippines, ano? So, pag nag-subscribe po kayo sa 3x3 Planet, which is also being endorsed by SBP, Sanggunian ng Basketbolista ng Pilipinas, eh maganda po makita nyo yung ranking nyo, di ba? Kung gano'ng kayo kabilis, kagaling. Ayan. So, yung mga sumasali ng mga 3x3, yan, mag-subscribe po kayo. Yung mga teams din or organizers na nag-put together, ano ba tawag dyan? Nag-organize po ng mga 3x3 or basketball tournaments, mag-subscribe po kayo doon. Ayan. So kung gusto nyo malaman kung paano, tuturuan po kayo ng Direct Engineer Alan Mahadillas. Siya po trained coach po doon. Ayan. Siya kasi Mr. Mark. Anyway, yun po ano. So I'm just sharing to you an example. Kasi yun ang maganda, no? Again, yung mga companies, it may be big companies, small companies, or SMEs, medium companies. It's really good to have this kind of activities and events for your employees, no? So as you engage them, yung teamwork ng mga employees ninyo nai-improve, 'di ba? Yung relationship ng mga employees in terms of productivity din, nagtutulungan sila. So it's really important. Ayan. So maganda na i-implement po natin yung mga ganitong activities, encourage pa natin. And that's why po we have this segment so that we can feature those corporate activities, sports activities that you have in your company. So for those who wants to be featured here, sige po, imbatahan, either invite you po kami or send you po kami ng message or via email or via DWIC882 or One of a Kind Facebook para po i-share nyo yung details sa amin at pwede po namin i-feature kayo sa mga susunod na program namin. Ayun. Anyway, bakit? Bakit naman? Of course, because we are talking about wellness. And since we are talking about wellness, we want to have what? A balanced lifestyle. Ayan. Well-balanced life. Yun. Yun naman po ang gusto nating ma-achieve, di ba? So, this is not just about la mierda or travel, but then, it's really about holistic wellness po. Kaya, yun, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga nanonood, napapakinig po sa atin dito. So, for those who want to be featured here, sabihan niyo lang po kami, message niyo po kami sa DWIZ882. And at the same time, Facebook po, social media, YouTube, you can also connect with us via text. Via text. Mamaya po sasabihin natin yung text number CP number where you can parang hotline text line po namin. Ayan. So tama. So ang text line po natin is 0999-376-6768. Ayan. Kung hotline, gusto nyo po kong tawagan kami. Ayan. So, 8470 naman, 1750-254. Ayan. So, again, we are being aired live, of course, via DWIC882. Ayan. So, again, yun nga po. So, we have a sports segment, we have a wellness and fitness segment. And then, ano pa ba? Of course, the travel and tourism is part of this program. So, ang topic po natin ngayon is a well-balanced life, ano? So, again, ano yung well-balanced life? So, we've been talking about, di ba, previously, no, we have guest different personalities. Like, we have
sports icon, merong traveler like Angel Yaong, we have doctors, we have experts, we have yoga practitioners, and all sorts of resource speakers na or authorities when it comes to wellness. Ayan. And again, yung travel po, yung Department of Tourism, we are also, you know, welcoming you here in our program for the programs that you have. Of course, ano ba tawag dito? Ang campaign pa rin naman natin is it's more fun in the Philippines. But yes, each region has their own program. So yung bawat region, region 1, 2, 13, region 9, meron silang Zamboanga Peninsula ngayon, actually, this month. So yun, we inaanyayahan po namin kayo to be part of this Travel Well program as we inspire more people to be well at the same time, no? Para ma-feature din po yung bawat destination na meron tayo sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Ayan, anyway. So, how is Balance Well connected with travel? Ayan. So, yung balance life po na sinasabi natin, di ba? Okay, sabi nga, what does it profit a man if he gains the whole world but he loses his own soul? Yun, nasa Bible po yun, no? I mean, more and more people are really, thinking about acquiring more and having more money and having more. It's really parang ang nagiging priority po natin is mag-acquire at magtrabaho at yumaman, di ba? Minsan di naman po talaga masama yung yumaman. But of course, lahat po ng sobra ay hindi naman po maganda. Kaya nga po, we encourage really a balanced life, no? So, sinasabi po natin to, it's because coming from a pandemic, no? Coming from a pandemic, when we slow down, actually, yun yung time na nakita natin yung ano ba what really matters most in life, di ba? Tan, 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 tan. Ako na ang tumunta. Hindi tayo iiyak dito at masaya yung Travel Well. O di na sabi ko lang po, tama. Kasi it's a reality in life, no? I have a lot of friends, I have a lot of people whom I know na parang dumaan in a way sa depression dahil dun sa nangyari during the pandemic. But kailangan natin umahon, bumangon, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-dwell sa past lang. At hindi tayo pwedeng makulong dun sa past. Kailangan natin mag-move forward. Kailangan natin na maging grateful. Hindi naman natin syempre dinidiscount yung fact na may mga tao talaga na dumaan sa depression. But again, what I'm saying is that of course, hindi rin naman po ako perpekto. But then, if we will be able to be grateful every day, the moment we wake up, thank you, Lord, na nagising pa ako, di ba? Balanced life is being mindful dun sa bawat aspeto ng mga buhay ho natin. So, kaya, di ba, yung travel, bakit hindi na lang travel? Ginawa namin Travel Well kasi we know that it's important really, yung wellness. Kasi yun yung pinaka-objective ng pagta-travel ng isang tao. Because even life is really just, you know, a journey. So, ang importante, hindi naman destination lang, but it's really the journey. Ayan. So, speaking of journey, kailangan ko lang pong banggitin to. Kasi meron kaming pinuntahan nung weekend sa Batangas, no? It just so happened, malapit lang sa Tagaytay pala. Hindi pa siya Batangas. Ano siya? Amadeo. Speaking of destination and speaking of balanced life and even life itself, noong weekend, pumunta kami sa, may na-discover kami na coffee place. Nagkataon pala, may-ari nito is yung isang kaibigan ho namin. Si Tita May. Hi, Tita May. Ayan. Cafe, Villa Breads and Coffee. Siya po, yun pong cafe na yun, matatagpuan po sa Amadeo, the coffee capital of the Philippines. O, diba? Ang sarap ng kape ng Barako, ang sarap ng kape sa Amadeo. So, ngayon pa, di ba, marami ang mga coffee drinkers. Yung iba, walong tasa. As much as possible po, sabi ni Doc, i-regulate po natin yung pag-inom ng kape. Siguro maximum of 3 cups a day. Ang sabi kasi nila, nakaka-alert yun, di ba? Kasi kape, caffeine eh. Pero yung excessive intake po ng caffeine is also not good for our health. So as much as possible, we regulate it. Probably 3 cups a day is okay. But more than that, medyo, yun nga po, i-regulate natin. But of course, we still encourage coffee kasi nakaka-boost din po yun ng
ng, ano tawag ba yan? Brain cells, no? Nakakabus ng energy yung kape. So, kaya nga kami pumunta doon. Kasi mahilig din po talaga kami sa kape. So, pumunta kami doon sa coffee, anong tawag dito? Coffee, yon. Villa Breads and Coffee. Ayan. Just to share to you, kasi pinag-usapan natin well-balanced life. So, aside from fitness, aside from sports, of course, kailangan natin magtrabaho. Ayun. So, pumunta po kami doon sa ano, Amadeo para i-ocular po namin yung isang property ng tinitingnan ng isang kliyente po namin. So, pumunta kami doon, tapos nataon, malapit po yung area. Kasi yung area po ng Amadeo, puro farm po yun. At nagkataon po ngayon, marami ang gustong magkaroon ng farm. It's which is good kasi they want to grow, you know, grow their own vegetables. At di ba nung pandemic realization, no, nung nasa Manila, lalo na yung mga nasa Manila, minsan since kung walang probinsya, ang hirap no na parang walang mapuntahan dahil nga pandemic, naka-lockdown. Pero at least yung mga may magprobinsya at may mga farm, meron silang napuntahan kahit pa paano na, uy, at least, ayun, nakakapag, ano sila, tawag dito, picnic, ayan, nakakapag-picnic, nakakapag-tanim ng sariling gulay. Maganda na magkaroon ng sustainable lifestyle. Pag sinabi natin sustainable lifestyle, it could be farm to table nga po na pagkain. Meaning, tanim po tayo ng repolyo, pechay, pipino, yung lahat ng healthy na gulay gawin natin. Kung may chance tayo magtanim ng kamatis sa bakura natin, why not, di ba? Ayun. So, anyway, as I've shared with you, marami po ngayon ang naghahanap ng mga farms. At ito pong programa natin because we want to help people, di ba? So, for those who have like farm lots in southern part of the Philippines, sabihan niyo po kami, i-message niyo rin po kami dito at meron pong mga gustong tumulong na investors at gustong mag-acquire ng mga farms. Kasi we really encourage farms. At yung Amadeo po, kung nalalaman po natin, ano, coffee capital po siya ng Pilipinas. So, encourage po natin na ma-maintain po natin yung mga farms na yon. At of course, syempre po, di ba, industrialization is really part of the progress of each country. So, hindi naman sa sinasabi natin na ayaw natin na magtayo pa ng maraming malls. But of course, sa Manila, ang dami ng malls. But then, dun po sa southern part, like, you know, the coffee capital of the Philippines, which is a good thing to really preserve, pagtulungan po natin. Kaya yun nga po, ini-encourage natin to preserve the farms. At maganda yung advocacy. Basta advocacy na lang, wag ko ng Tagalogin, ng mayor na parang ang gusto nga niya po talaga is really ma-preserve po yung coffee capital ng Pilipinas, which is Amadeo. Kaya in-encourage niya pa rin na i-preserve yung bawat farms. As much as possible, hindi siya ma-convert ng ma-industrialize. Pag sinabi mong industrialized, is ma-preserve, ma-convert siya na maging ano, tawag dito, maging mall. Hindi naman sa dinidiscourage natin yun. But of course, we want as much as possible to have positive, friendly activities, meaning yung environment natin, yung ma-protect natin, at yung mga puno natin, madagdagan pa, imbis na mabawasan. Ayan. So, yun yung tawag na balanced life, no? Yung ecosystem ng buhay natin. Siyempre, pag pinabayaan natin yung environment, yung mga puno, pag pinutol natin, pag hindi natin panalitan, paano na po yung mga susunod na henerasyon sa atin. Ayan. So, anyway, ayun, saan ba ako napunta? So when we visited, ang saya doon sa Villa Breads and Coffee, may unlimited coffee sila. So but again, tama lang yung unlimited coffee nila kasi bibigyan kanila ng ganun na picture. Tapos 'di ba yung kape naman talaga dito, isang cup. Pero yung value ng unlimited nila is sobrang ano, value for money po. Parang yung katumbas ng ano, ng isang cup, tatlo sa kanila. So, di ba? Pero kung gusto mo pa rin, sige lang. Siguro hanggang apat lang, siguro kung kaya mo dahil sanay ka, pwede. Pero, yun nga po. So, mayon, yun ang feature ng ano, hindi ko lang nakuhanan, pero next time po eh, videohan natin, we will be featuring the video. Ang sarap nung kape nila, unlimited yung premium Barako coffee ng ano, Villa's Bread and Coffee. Ayan. So, it just so happened po na noon, punta kami dito, kakilala po pala namin yung dati pong part ng company before, yung anak niya po yung may-ari ng coffee shop. But anyway, ayan po. Tapos ano, banggitin ko na rin kasi yun nga po, syempre gusto natin happy yung show natin. But life is really life, diba? So, when you say buhay, hindi naman natin ikakailan na lahat may katapusan po, 'di ba? So sinasabi natin na
As much as possible, since life is a journey, diba? So as much as possible, yung present, we have to be really present. Hindi tayo pwedeng, ano yun, ipit tayo dun sa past, na parati tayo nakatingin sa past. Yung past, kailangan, for sure, may matutunan tayo sa past. Pero hindi tayo pwedeng ma-immobilize dahil dun sa past. Diba? So, yung present, ma-enjoy lang natin kung looking forward tayo and grateful tayo so kung ano meron tayong hinaharap. Diba po? So, anyway, gusto lang namin banggitin na yun nga po, it just so happened, no, nung nagbisita kami last week, nung nangumusta po kasi ako doon sa owner, yung daughter niya kasi, this morning, nagpaalam na. So, meaning, may sakit po kasi siya sa kidney. So, gusto ko lang pong i-announce doon sa mga kapamilya ni Miss May, Tita May, no, sa anak niya. Villalobos family, yan. Villalobos family. Kaninang morning lang, oo. Kaninang morning lang she went to the presence of the Lord. So, doon po sa gustong makiramay na sa Unit 201 Samson Funeral Homes po, Chapel, Barangay San Francisco. General Trias Cavite po yung nakahimlay yung anak po ni Tita May Villalobos. Anyway, so yun po. Mabalik po tayo. Ayan. So, again, of course, yun nga po, di ba? Kung makikita natin, malapit na kasi yung November 1 din po. So, speaking of, kasi as we honor also, no? Kasi it's really part of life. I know it's really hard to probably lost someone. Like, for example, si Tita May, yung anak niya, bata pa po eh. Age, I think, 23 years old. Yun. So, nagkaroon siya ng kidney failure. So, ano po yung ibig sabihin ko dito? Kung bakit binabanggit pa? I mean, sabi nga po, life is really short. It's really a cliche na dapat talaga pahalagahan po natin yung bawat minuto ng mga buhay natin every day. So, kung may chance po tayo na ipakita sa mga mahal natin sa buhay kung paano natin sila kamahal, maging kahit simpleng text lang yan, o tawagan po natin ang mga magulang natin, or in any way that we can express and show our love, pakita po natin sa kanila yon. Kasi nga po yun, life is really short. Anyway, si Coach Clint, na-miss natin today kasi umuwi po siya sa Bicol at minisita po niya yung aming parents, si Mama Papa, of course yung mga kapatid po din namin sa Bicol. Ayan. Hi Coach Clint! Hi, hello Mama Papa there watching in Bicol! Si Nabel, Josars, of course si Najoy and Lala. Ayan. Anyway, so yun. Ang sinasabi po natin doon, di ba yung doon sa mabalik po tayo doon, kaya ako binanggit lang din po yun kasi pag nakikita niyo po doon sa, ano ba tawag doon? Cemetery, no? May, doon po pala sa, nakita niyo ba sa Bonifacio Global City? Open na po yung American Cemetery doon. Meron pong museum doon. Mabanggit ko lang kasi destination din yung pwedeng pasyalan ninyo. Libre lang po yun. So, makikita niyo sa pension, di ba? May dot. So, halimbawa, yung birthday, tapos kung kailan siya namatay. Yung dot, sobrang importante po yun. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Di ba? Of course, sin-celebrate po natin yung kapanganakan. Pag nawawala po yung isang tao, binibisita din natin, di ba? Sa huling hantungan din niya. Pero yung maliit na dot po yun, sobrang importante po yun. At I believe po na yun ang dapat natin na pagtuunan ng pansin. At hindi natin kailangan magantay nung end. Di ba? Bago natin pahalagaan yung mga buhay natin. That's why we really have to be well in every single moment of our lives. Every day, meron ba tayong ilan? I think every day, may 85,000 minutes or seconds ba tayo in our life? So, yun nga po, example na, no? If you have 85,000 seconds in your life, kung merong mga instances na, di ba, na-offend tayo ng kaopisina natin, kaibigan natin, asawa natin, or anak natin, kung 5 minutes lang yun, let it pass na lang, di ba? Let it pass. Kasi huwag natin i-spoil yung 85,000 na meron na binibigay sa atin si God every day. Dahil dun sa, sabihin natin, pag 5 minutes, ilang seconds ba yun? Dahil dun sa, sabihin natin, 60 times 5, 300? Yung 85,000 na bawasan ng 300, okay lang yun. So let it pass. Huwag masyado nating, seryosohin yung lahat ng bagay. Kasi, di ba, I mean, kung halimbawa, hahayaan natin yung simple things, na for example, nakatayo ng sasakyan, or kung hindi ka nagda-drive, biglang may sumingit sa pila, o sisirain natin yung umaga natin, or yung buong araw natin, dahil lang doon sa, di ba, maliit na
certain time. Diba? So it's really a choice every day. If we really want to choose to be happy, I believe it's really a choice for us. So ngayon, yun lang po, yung nabasa ko yun eh. So tama nga naman, no? We are given a gift worth parang 85,000 seconds a day. Ngayon, kung merong 3 minutes na may nag-cut sa'yo bigla or something like feeling mo na parang annoying talaga, minsan kailangan natin palagpasin na lang natin yun. Kasi sayang yung 85,000. Kasi pag pinagtuunan natin masyado ng pansin na yung negative na maliit, pwedeng lumaki yun hanggang bago ka matulog, ayan, madadala mo, di ba? So again, we have to really take care of ourselves, our physical body, emotional and mental health. Yun. But of course, other than that, yung spiritual natin. Kaya, first thing in the morning, we really have to pray. Yun nga po, no, si Miss Ida G, nakakatuwa kasi yung isang segment niya is really about words of wisdom from God. So, yun. Sobrang importante po talaga yun. Lahat ng aspect ng buhay natin, kailangan po balance. Anyway, I think meron pa akong isang video na ipapalabas. Ayan, bago matapos kami, kasi we still have 5 minutes naman. So, I'll show you this quick video. Ayan. With, para mabalik sa energy yung ating show. Ayan. So, masaya lang ang po ang travel well. So, let your wellness take you to places. Yon. Ayan. So, share ko lang sa inyo kasi I have a friend who has gone through, anxiety and depression during the pandemic. Pero it has really improved a lot with exercise. So, kaya ako finiture yung going to the gym, on the gym, kasi it's really a big help, Every day, as we exert energy sa mga bodies natin pag nag-exercise tayo, nakakatulong po yun. Dahil again, nagre-release po yung ng hormones, good hormones, endorphins. Inulit ko lang, no? But tama po talaga yun. Importante kasi nag-improve talaga din po yung health nung kaibigan namin. So, I think it's a good thing, no, na i-share ko din po sa inyo. Malaking bagay, malaking tulong na everyday magiging pong active tayo, magpapawis po tayo, no? Kasi yung physical body natin really affects how yung sistema ng buong katawan natin affects the brain, the system of our brains, and even our emotions. Because what we eat is what we are. But at the same time, whatever we intake also, yung sa isip natin, and what we do also, yung exhale-inhale yan di ba? Yun. So, pag sinabi mong inhale, so ibig ko sabihin, kung ano man ang pinasok natin sa katawan natin, it could be kung anong pinapanood mo, anong binabasa mo, anong pinapakinggan nyo, is really important. Kasi whatever that comes to the mind, minsan kung anong iniisip natin, it puts into action then. But at the same time, yung physical activity nga, again, kung ano naman ang ginagawa natin na habit, importante yung habit, ayan, sumasayaw na ako. It's really important to set goals, but more than important, aside from goals, it's really setting about yung good habits natin. Kasi whatever habits that we are doing now will affect our future, will affect our tomorrow. So, small steps, every single day. Bakit hindi? 30 minutes. Let's be active. Let's exercise. Malaman mo, after 30 days, ito na. Oh, mukhang maganda yung productivity mo sa trabaho. At the same time, physically, mas energy ka, mas... Aside from yung energy na bibigay mo sa trabaho mo, pagdating mo sa house, meron ka pa rin energy na mabibigay sa family mo. So, hindi pwedeng last yung energy na ibibigay sa family o sa asawa o sa mga anak. Dapat prime din yon. So, for you to have that, kailangan balance lahat ng bagay. Ayan po. So, anyway, again, so we really encourage everybody to have a well-balanced life. So, yun po. I hope our program was able to share good things about life, about travel, about wellness po. At sa mga susunod na programa po natin, mas pag-iintindihan na po natin, mas papapagandahin po natin yung mga content natin at programa natin. And we will be sharing to you a lot of things pa aside from the contest, yung mga programs na pwede po namin i-share sa inyo, yung mga tips, not only tips, but then, for example, no, yung next week po, I think we will be also sharing to you about small, medium enterprise, about business naman, on how you can subscribe on help from different angel investors that will be
naka-line up po natin dun sa mga susunod na programa natin. Of course, we would like to thank our team, engineer. Salamat kay Hannah Oledan and Iriam Shancho, our writers. Of course, si Tech Engineer June Aguba, writers Judith Estrada, Larino Rashid Loxin, Abby Malanday, Sokmed, Angelo Baino, si Hannah nabanggit ko na, si Iriam nabanggit ko na rin, Joanna Luna of Social Media Team, Maze Alino, Dayon, ang ganda ng pangalan, ang Dayon, and Micah Cervantes, James Jesus, ang ating mga CA. Ayan. Again, for our next program, Tambalang Magkukuyang with SCWC Connect. Ayan. Abangan nyo po ang next program, ang Tambalang Magkukuyang with SCWC Connect. Ayan. Again, once again, let's really, you know, impart or make it a point to make a difference in our small little ways po. So again, this is Christine Verdiflor Mahadilias. Let your wellness take you to places. Travel well! Sumayin nyo ang pinakabagong programa sa DWIZ hanggang sa susunod na Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Travel well! Let your wellness take you to places.